Lapis na nga mga kababayan, no? Kita nyo? Ang laki ah. Ang sila. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan, mga ka-absolute po natin here and abroad. Absolute Ruel po. Nako mga kababayan, mga kaibigan, patagal na rin po tayong hindi nakapunta dito sa Baseco Beach. Mga kaibigan, kakamustahin po natin at dati na rin po natin na-feature dito rin po sa channel natin ang Baseco Lagoon. Kung kamusta na nga ba? And mga kaibigan, eto na po ang Baseco Lagoon. Ayan po. Yan. Mga kaibigan, maya-maya tatry natin makapasok kasi dati oh yung last vlog po natin na nakapasok po tayo at naglakad po tayo dyan. At kung hindi nyo pa po napapanood yung video na yon, I will link that video dito sa description box below at ito na rin po yung thumbnail. Yan po, sobrang marami pong mangroves po dito at saka yung tilapia nung nakaraan na punta po natin. Yung mga mangroves mga kaibigan, marami pa rin ho at nasa likod ko po yung mga tilapia, eh parang wala akong nakikitang tilapia ngayon ho dito. Pero mamaya, malay nyo mga kaibigan, paglapit natin dun sa mga kawayan na daanan, eh baka makachempo tayo ng mga kumpulan ng mga tilapia. And napansin ko rin ho mga kaibigan, medyo nakakalungkot lang dahil nga ho, sunod-sunod ho yung pag-ulan na mga nakarang araw, tumataas ho yung level ng tubig ho dito sa Baseco Beach. At mapapansin nyo yung tubig ko dito medyo mataas at marami hong basura. Ayan o. Ayan o. Yan po yung mga mangroves po natin, nakatanim po yan hanggang dun po yan mga kaibigan. Napakalago po yung mangroves po natin at yun nga po, sana o konting disiplina lang po sa ating mga kababayan. Kung magtatapong po tayo ng basura, ilagay po natin sa tamang sisidlan, wag po sa kung saan, lalong-lalo na po sa mga dagat at estero. Kagaya nga ho na sinabi ni Yorme, paulit-ulit po na sinabi po ni ating buting mayor, Mayor Isko Moreno Dumagoso, is may tamang sisidlan para sa mga basura at huwag natin itapon po sa mga ganitong estero, creek, yung mga dagat, eh talagang babalik at babalik lang ho sa atin yan. At mga kababayan, mga kaibigan, tara samahan nyo ako, silipin natin ang Baseco Lagoon dito pa rin po sa lungsod ng Maynila. Kaibigan, nakatapos lang tayo dito sa Baseco Lagoon. Sayang wala si Nanay Elsa, yung nakausap natin. Siya po yung naghahabi ng mga tuyong water hyacinth at ginagawang mga local products at ina-export po mga kaibigan. Take note, ina-export po sa ibang bansa. Naku, maraming po silang ginagawa katulad ng mga bag. Ano tawag po dun sa nilalagay yun sa baso, yung patungan. Yun po. At nako, marami pa hong iba. At doon po siya nakapwesto sa taas, yung building na po, yung kulay puti. Diyan po siya nakapwesto si Nanay Elsa at wala ho. Sayang, may pinuntahan daw at sana kahit paano na ma-interview natin siya. At ito nga, mga kaibigan, nandito na tayo sa Baseco Boardwalk Phase 1. Yan po yung nakalagay ho doon sa ano, sa labas ho ng bago tayo pumasok ko dito sa pathway po natin. Ayan po. Okay mga kaibigan, lakad pa rin ho tayo dito sa
Baseco Beach, pathway ho natin itong Kawayan. Dito po natin nakita yung maraming tilapia dun sa last vlog ho natin. Ayan o. Oh. Yan dito, dito. Yan. May mga kabataan ho na kumukuha ng isda ho dito. Pero ngayon ho, ito, medyo mataas ko yung tubig ho natin ngayon dito at malabo. At wala ho tayo makita mga tilapia. Pero mga kababayan, ha, mga kaibigan, yan po yung mga mangroves ho natin. Yeah, sumisibol na po sila. Pero meron pa mga mangroves ho, ayan ho, na katataas ho. Napakagandang tingnan ho. Imagine nyo lang mga kaibigan, kung mapuno itong Baseco Lagoon ng mga mangroves, edi ang ganda, di ba? Sobrang maaliwalas at hindi lang yon at malaking tulong din po yung mga mangroves po, lalo na sa mga storm surge, yung mga malalakas na alon o daluyong kumbaga. At saka ano po mga kaibigan, nagsisilbing tirahan din po ng mga isda at saka mga laman dagat po. Yan po ang malaking tulong ng mga mangroves po. Yan, sana dumami pa yung mga mangroves po dito. Yan, may mga ilang kabataan na ano yan, ano yung naninerador sila ng ano, ng ibon. Nako, mga kabataan, bad yan ha, dahil kasi ibon yan ha, naninerador. Napaka kawawa naman po yung ibon natin. At yan po, naninerador sila. At ito, medyo mataas nga ho yung tubig at malabo. At yan, medyo may marami rin hong basura ho. At sana wag tayong magtapo ng mga basura kung saan saan. Ingatan po natin. At sobrang ganda tong lugar na to. Lalo na kapag natapos tong phase 1. At malay nyo, meron tong phase 2. Banderon. Yan. Malawak pa po yan mga kababayan, mga kaibigan. Malawak pa po tong Baseco Beach, Laguna natin. Ayan po yung mga kabataan po natin. Yan. Namamana, naninerador kayo ng ibon? Wag na. Ba't yan? Hey, kinakain namin. Kinakain nyo? Naku. Ayun, ang daming ibon. Naku, na. Mga kaibigan, ba't yun? Mga kabataan talaga ngayon. Kinakain nila yung ibon. Naku, wawa naman yun. At, okay, lakad-lakad pa rin mo tayo dito. At napakaganda. Nakisama pa rin, nakisama rin ho yung panahon po natin. Sobrang tirik po ng araw. Napakaganda rito sa Baseco Boardwalk Phase 1. Tulong ito mga kaibigan. Yan. Dito sa part na to, malalago na ho yung mga mangroves po natin. Talagang sumisingit na ho dito sa ating Kawayan na pathway. Yan, pati yan. Dito. Ito ho. Yan pa. At mga kaibigan, sana lumago at lumago ho to yung mga mangroves po natin. Talagang malaking tulong po ito sa environment natin, itong mga mangroves po. Lalo-lalo na rin po sa mga species o yung mga isda ho dito na pwede kasi silang manirahan dito sa mga bakawan ho, o mga mangroves. Mga kaibigan, maraming po salamat at sinamahan nyo po ako dito sa ating munting update regarding po sa Baseco Lagoon dito pa rin po sa lungsod ng Maynila. At unfortunately, sa araw na to, wala ho tayo nakita ng mga tilapia dahil nga ho malabo ho yung tubig, mataas ho yung high tide po ngayon. At
Yun po, wala ho tayo nakita mga tilapia ngayon ho, dito. At nakakalungkot lang mga kaibigan, dahil nga ho, sunod-sunod ho yung ulan ho natin, mga nakarang araw, tumaas ho yung level ng tubig ho dito at may mga pumapasok na mga basura. Kaya mga kababayan, mga kaibigan, ako po ay nakikiusap. Sana po magsimula po ang kalinisan sa loob ng bahay po natin. Sana po wag ho tayo magtapon ng mga basura na sa kung saan saan, lalo na sa mga estero, sa creek, sa dagat. Try ho natin isegregate ho yung mga basura ho natin at itapon po sa tamang sisidlan. Mga kababayan, sobrang ganda pa rin ho ng ating Paseco, Lagoon. Yung mga mangroves po dito mga kaibigan, sana ho lumago, dahil ho kagaya nga ho ng sinabi ko sa inyo earlier, napakalaking tulong po ng mga mangroves po, lalong lalo na dito sa ating mga tao, lalong lalo na po sa mga lamang dagat, dahil kasi lalo na kapag ho mataas ho yung current at may mga storm surge, sila po yung pwedeng pumigil na mga malalaking alon ho. Kaya malaking tulong po itong mga mangroves po. At sana nakikita, by the way mga kaibigan, ang nakikita nyo po sa likod ko, yan po yung some part ng mga mangroves po dito sa Paseco Beach. Yan po, matataas po yan. At meron pa po rin dun, matataas din ho. At sana itong mga maliliit na mangroves panitiliin maging maayos. Sana ho lumago ho itong mga to. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod kong mga travel vlogs, history vlogs, and Manila updates. Hanggang sa muli mga kababayan, mga kaibigan, kita kids, always wear mask, stay safe, and God bless. Maraming po salamat. Bye!